Basagin ang bote ng salamin. I-flat ang ilalim ng bote. Pagkatapos ay painitin ang plastic bucket. Ang makinis na ibabaw ng salamin ay nakalagay sa bibig. Sa wakas may mga scrap na takip ng gulong. I-wrap ang pinutol na plastic bucket rim. Iyon lang, handa na ang mga homemade diving goggles. Ang mga lalaki ay hindi makapaghintay na sumisid. Kitang-kita ang underwater scene. Nag-ayuno ang lalaki ng 10 araw. Maghanda sa pagsisid. Gantimpalaan ang iyong sarili sa pamamagitan ng paghuli ng pinakamalaking isda. Biglang lumubog ang bangka. Wala siyang balak mang isda kahit saglit. Matapos niyang tumaob ang bangka. Malaking butas lang. Iniisip lang na punan ang butas. Makakaalis na siya dito. Ang lalaki ay humila ng desperadong may lakas. Sa wakas na ubos na, kaladkarin ito pataas. Nakita ito ng lalaki sa dalampasigan at akmang hahakbang upang tumulong. Ngunit pinigilan siya ng lalaki. Proud siyang tumingin sa kanilang dalawa. Kasi yung babaeng katabi nung guy ay girlfriend niya. Ngunit sa desyerto na isla na ito ay may problema sa binata. Kahit bilyonaryo, ngunit ito ay walang silbi sa desyerto na isla na ito. Nakaramdam ng galit ang lalaki. Sa ngayon ay mga bangka lamang ang kanyang inaayos maliban sa pangingisda. Kahit na dumating ang dalaga at yumuko bilang paghingi ng tawad, ang mga lalaki ay walang pakialam din. Galit na sinabi sa kanya na lumabas. Malapit nang matapos ang bangka. Parehong hindi makaupo, hanggang sa araw na naayos ang bangka. Lalaking nagsasamantala, handa nang pumunta sa dagat para manghuli ng isda para makakain. Hindi ko alam, nakita ito ng lalaki, tinawag niya ang dalaga at pilit na hinayla ang bangka sa dagat. Pagkakita nito, nagalit ang lalaki at tumakbo palapit sa kanila. Ngunit walang magawa, ang distansya ay masyadong malayo. Ang magagawa mo ay panoorin silang umalis sakay ng bangka. Pero kapag wala na talaga sila, hindi napigilan ng lalaki ang tumawa ng malakas. Nahulaan niya na kayong dalawa ay magnanakaw sa bangka. Kaya hindi ganap na naayos ang bangka. Pagkatapos ay sinunog ng lalaki ang kanilang kubo. Pagkatapos ay kumain ng isang malaking piraso ng isda. Tahimik na naghihintay sa pagbabalik ng dalawa. Kabilang panig, bago lumayo, nagsimulang tumulo ang katawan ng barko. Hindi nagtagal ay nabura ang bangka. Ang dalawa ay walang pagpipilian kundi ang desperadong lumangoy pabalik. Hindi ko alam kung gaano ako katagal lumangoy. Pagod na pagod ang lalaki sa pampang. Halatang hindi sisuko ang lalaki. Nakatakas siya sa pagpigil ng dalaga. Sibat sa bata, hahabuli na sana niya ang tagumpay ngunit itinulak siya ng dalaga sa tubig. Sinamantala rin ng dalawa ang pagkakataong makatakas sa isla. Ngunit ang pagod na binata ay malubhang nasugatan. Para makahabol ulit ang lalaki. Sa ilang mga round ay ipinadala sa Northwest. Mula noon, tumira ang dalawa sa isla ng mahabang panahon. Hanggang ngayon, pumunta ang mangingisda sa isla para hanapin ang dalaga. Hindi na kaimik ang excited na babae. Bago umalis, inalis niya ang nag-iisang pinagmulan ng apoy sa isla. Napaangat ang ulo ng lalaking nangingisda nang marinig ang paggalaw. Nang makita ang eksenang ito, tumalon siya. Noong naisip ko na malapit na akong maligtas. Pero never thought na hindi tumatawag ang girl. Minsan lumingon sa likod, natatakot na mapansin ng mga nakasakay. Sa wakas ay inilabas niya ang lighter. Ngiting puno ng kahulugan. Ang lalaki lang ang naiwan na nakatulala. Nakulong magpakailanman sa liblib na islang ito.